kabayan ng kasaba o kamoting kahoy, ay malawak na rin gamit sa produksyon ng pakain sa hayop. Bagamat hindi pa rin makapapantay sa mais, sinabi ng mga dalubhasa na malaking katipiran kung malawak ang gagamitin ito sa produksyon ng pakain sa baboy, manok, baka, at iba pang alagain. Kung tutuusin, hindi rin mahirap itanim at alagaan. Kahit na tag-init ay nabubuhay ang kamoting kahoy at maitatanim pa sa mga lugar na hindi gaanong nagagamit sa pagtatanim ng ibang halamang bukid. Sa ngayon, patuloy na sinasaliksik ng mga dalubhasa ang iba pang gamit at pakinabang na nakukuha sa kamoting kahoy. Pero sa ngayon, may mga grupo na ng mga magsasaka ang nakikinabang dito at nabibili naman ng mga kumpanyang gamit ang kamoting kahoy sa produksyon ng pakain sa mga alagaing hayop. Ito po ay ginaputol namin para preparasyon sa pagtanim namin bukas doon sa mga area na ready na. So, it means to say, na land prep na po. So, ito po ay presko ginatreat pa namin para pangano sa posibleng sakit na madulot ng kasaba. Actually, ang kasaba, resistant ito sa sakit, pero yung sa amin lamang, dahil tag-init na po, panigurado lang po yung ginagawa namin. Safeguarding lang. Safeguarding lang po. Pero so, ang dami nito, ang daming pananim nito. Mga ilang hektarya ang gagamitan ninyo nito? So, itong ginaputol namin ay preparasyon ito sa 8 hektarya na ginaputol namin. 8 hektarya? 8 hektarya po ito. Tapos, ang variety? Ang variety po ginagamit namin dito, dalawang variety po ito. Yung golden yellow at saka lakan. Lakan? Lakan. What is the difference between golden yellow at saka ng lakan? Wala po itong diferensya. Pareho po ito edible. Pwede makakain po diretsa ng parang konsumo sa tao. Pwede makain. Para purely feeds itong feeds. Pero itong mga pananim na ito, para sa 8 hectares lang ito. Mga ilang planting materials ang maitatanim sa isang hektarya? Sa isang hektarya po, kailangan po natin ng 120 bundles per hektar. Yung what isang, do you mean by 120 bundles? Ay, ibig sabihin yan, sa isang bundle, dapat yung stick ng steam ng kasaba, yung bilinghoy, dapat mayroon siyang sukat na 1 meter po. 1 meter. So, 1 meter. Between rows, 1 meter din. Tapos sa pananim, hindi po, hindi po. Ibig sabihin po, ang laman ng isang bundle ay isang stick po na ang haba 1 meter. Okay. So 20 pieces per stick. 'Yun ang gano ang layo ng planting sa row and distance. Yung sa distance po between rows 1 meter. 1 meter. Po. Between plants 0.50 kalahati po ng metro. 50 centimeters. Kabayan, ang isa pang uri ng kamote na may bigay na maraming pakinabang ay ang kamoting baging. At higit pang madaling paramihin at gamit pa ng tao, hayop at isda. At yan, kabayan, ay ating pag-uusapan sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Samantala, kamoting kahoy, kasaba kabayan. Mula sa ating palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong aboy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya nung simento. Mayat maya, lilinisin nyo. Nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga
Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin ay mga paksain ukol naman sa kakao. May bigay na pakinabang na kailangang pag-ukulan ng pansin ng buong bansa. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, ayon sa isang ulat, ang kakao ay pangunahing produktong hanap ng buong mundo. Natagori ang King's Food. Ang kakao ay mayaman sa maraming sangkap at mga kailangan ng ating katawan. Alam po ninyo, sa ibang panig ng daigdig, pangunahin ng kakao sa kanilang taniman kahit na malilim na lugar. Maaaring tumubo at magbigay ng bunga. Sa Pilipinas, kung pag-uukulan lamang ito ng pansin at maitatanim sa maraming lupain, marami ang makikinabang kabayan. Sa ngayon, abalang muli ang ilang ahensya ng ating pamahalaan ukol sa kakao na dati nang naging bahagi ng mga programa sa pananakahan dito sa ating bansa. Nung una pong panahon ay merong mga around 1972, meron po ang malawak na taniman sa San Antonio, Quezon. So ito po ay medyo natigil noon dahil po nagkaroon ng mga sakit ng kakao. So natigil po yon. Tapos nang kami po ay maggawa ng proyekto, itinuloy po namin ang isang area sa San Antonio. Pinaliwanag po namin sa mga magsasaka ng San Antonio na may bago na po tayong pamamaraan ng pagpuksa ng sakit at peste na hindi po tayo gumagamit ng kemikal. Yun po ay yung tinatawag nating paggamit ng mga biocontrol agent gaya ng trichogramma, metarhizium at ito pong trichoderma. Bakit kinakailangan maging likas o natural ang pagbaka natin sa mga peste? Hindi ba angkop din yung mga ginagamit sa ibang bansa? Kasi po, sa panahon ngayon, ang paggamit natin ng mga inorganikong pamatay peste, nakakasira po ito sa kalusugan ng tao at at the same time ay sa kapaligiran. Sa parte naman ng commercialization, anong pinakamagandang masasabi mo na pwedeng wika nga tanggapin ng mga farmer natin at masabi nilang, okay ito, pagkakakitaan namin ito? Sa ngayon po, ang amin pong naobserbahan ay ang mga magsasaka ay talaga pong very willing silang tumanggap ng ating proyekto dahil nagkakaroon po sila ng magandang additional income. Para doon sa mga nagtatanong kung maghahanda ng cacao beans kabayan, kailangan ang tinatawag na fermentation. Kung kaunti lamang, okay na sa basket. Kung maramihan, sa kahon dapat ilagay ang nasabing butil na ginagamit natin sa fermentation. Dagdag kaalaman ukol sa kakao kabayan sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit.
kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa lang tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat-maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Antabay po kayo sa ating mga kasagutan sa ating Q&A. Tanong at sagot, mamaya lamang, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Ang unang tanong ay mula kay Miss Candy Magsakay ng San Fernando, Pampanga. Kung pwedeng magsagawa ng mga livelihood seminar sa kanilang lalawigan ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng GSK. At papaano ito maisasagawa? Well, kabayan, sulat po kayo sa aming tanggapan at i-coordinate po ninyo sa inyong mga LGU at ibibigay po namin ang mga kailangang informasyon ukol po sa mga seminar, ang gastusin, ang mga seminar at kung ilang participants ang pwedeng ma-accommodate o makasama. Ang isang tanong pa rin, kabayan, ukol naman sa pag-aalaga ng vermi o bulate at saan maaaring makakuha ng proyekto ukol dito. Ang mga LGU po, kabayan, at ang DA ang maaari po ninyong matanong ukol po sa nasabing proyekto. Try to contact ang Bureau of Soils. May programa po sila ukol naman sa vermi production. Tanong mula kay Vic Cabrera. Well, ang ukol naman sa produksyon ng kape, kabayan, sa parte naman ng pagpoproseso. Contact lamang po kayo sa Cavite State University ukol dito. May project po sila tungkol po sa pagpoproseso ng kape. Pareho sa produksyon at sa pagpoproseso, parehong mahalaga po yun. So ang una sa produksyon, kailangan i-address natin yan. So sa kasalukuyan ng industriya ng kape natin ay bumababa ang pababa ang produksyon ng ating kape. So bilang institution na nangangasiwa sa research and development activities ng kape natin, kinakailangan i-address natin ang problemang yon. Pangalawa, hindi lang yung quantity o dami ng kape, kundi yung quality or uri ng kape. So hindi tayo makakapasa sa pandaigdigang standard kung hindi tayo papasa doon sa quality. Yung quality po ng kape ay ina-address naman ng tamang pagpoproseso. Pero bakit sa Cavite State University nagmula ang initiative tungkol sa kape? Kami po sa Cavite State University as National Coffee Research Development and Extension Center. So ito na po yung tinatawag natin na NCRDEC. So naging institutional po ito dito sa Cavite State University. Ang NCRDEC po ang nangangasiwa sa lahat ng mga research, extension, and development activities tungkol sa kape, hindi lamang dito sa Cavite, kundi maging sa buong Pilipinas. Sa inyong operation, ano ang pinapangalagaan mo bilang, well, ikaw ang nangangasiwa sa pangkalahatan ngayon, ano? Ano ang talagang tinitignan, sinisilip mong mabuti? Para ika nga, yung mga farmers naman natin, makinabang doon sa teknolohiya at saka doon sa programa na pinalalakas natin ngayon. So ngayon po, ang focus ng NCRDEC ngayon ay
tulungan ang mga farmers, especially yung mga small-scale coffee farmers natin, na pangalagaan yung kanilang kapihan. So ano-ano po yung mga activity na ginagawa ng NCRDEC? So una po, nagkakaroon kami ng libreng training para sa mga small-scale coffee farmers natin. So ang NCRDEC po, Cavite State University, ay nag-i-sponsor ng libreng skills training on coffee production and processing technologies. So binibigay po namin yan ng libre sa mga farmers natin, at doon po natututo sila tungkol sa tamang pagpaparami at pangangalaga ng kanilang kapihan. Kabayan, kung may mga tanong po kayo ukol sa training ng mga barista tungkol po sa produksyon ng kape, contact lamang po kayo sa Cavite State University sa bayan po ng Indang sa nasabing lalawigan. Q&A kabayan, sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang kasunod po sa ating palatuntunan, kabayan, ay mga pagpapakitang gawa ukol naman sa Philadelphia type of ice cream. Sa ating ice cream seminar na nahiling po sa ating programa pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, ng ice cream seminar ay hindi po nakasentro sa isang klase lamang kung hindi sa iba't ibang mga preparasyon na mayroon po ang GSK. Halimbawa sa ating demonstration sa araw na ito, narito ang Philadelphia type of ice cream. Panoorin po ninyo, kabayan. Cassava flour, 400 grams. Nilagyan natin ng 2 cups na tubig. Pagkatapos, idinilute natin sa 2 cups na tubig, tapos hinalo ng hinalo. Oh, ito, binubuhos na natin ng tubig. Bilisan mong pagbuhos. Sige, dire-diretso. Malinig yung camera. With filter. Mm. Pagkatapos ngayon, ito, tuloy-tuloy din to. Kunin mo yung... Yan. Ito na yung second extraction with... gatas, yung skim milk at saka eggs. Lagyan natin ng cheese, no? Iniwan natin ng yelo. Ngayon, lalagyan natin siya ng asin. Sasamahan na natin ng asin. Ibuhos natin to, walang 1 kilo. Supposed to be 1 kilo to eh. Itong pag-beat natin ng ice cream, no? Pag-beat natin nung
lamela na gagawin mong ice cream. Ngayon, may ikot. Ito na yung all-purpose cream. Sama natin. Pagkatapos niyan, tsaka natin isasama ang sugar. All-purpose. Bibit muna natin ng all-purpose. Lagay na natin ang condensed milk. Ilalagay na natin yung ating cream, ay yung cookies. Okay, eto na ngayon yung tinatawag nating ice cream, no? Bukod sa ice cream seminar, kabayan, may mga special seminar po ang GSK para naman sa darating na kapaskuhan, meat processing, ham production basic at advanced. Kaya, attend na po kayo kabayan sa ating palatuntunan sa pamamagitan ng GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Mamaya kabayan ang ating mga talakayin sa pulong-pulong pangkabuhayan ng Feed Pro at ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng Ating Alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotex. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, bago po ang lahat, paalala po ng ating palatuntunan sa mga nag-aalaga ng baboy na kailangang itanong po ninyo sa mga veterinaryo kung anong mga bakuna ang kailangan ng inyong mga alagain. Marami pong sakit
na nasusumpungan sa mga alagaan ng baboy sa ating bansa, kung kaya't kailangan ang pagsangguni po ninyo sa mga dalubhasa upang makaiwas po kayo sa mga sakit na maaaring makarating sa inyong alagaan. At sa ating pulong-pulong pangkabuhayan, nakasentro din po sa maayos na pag-aalaga ng baboy ang ating pong mga pinag-uusapan sa PIGS at sa Pakaing Feed Pro. Ako po si Gina from Lawag. Ang tanong ko lang po, ako po ay mahigit isang taon nang gumagamit ng Feed Pro. Ang tanong ko lang kung tama yung bilang ko sa shifting ng from starter to grower then to finisher. Kasi kaya ho ayokong banggitin yung days ng pag-ship ko, baka ako po'y mali. Gusto ko lang pong malaman kung ilang days akong gumamit ng starter bago ako mag-ship ng grower. At saka, pwede ba akong hindi gumamit ng finisher, sir? Kasi yun ang ginagawa ko. Okay naman ang labas ng baboy ko. Ma'am, June, ang ibigay mo sa kanya, yung magmula na ron sa ano, doon sa pinaka pre-starter na, o kaya kahit na smart boost, ano, para dire-diretso, marinig nilang lahat. Okay. Ang schedule po ng pagpapakain ay ganito. Pwede pong meron kang sariling schedule batay doon sa nakita mo na takbo ng paglaki nila. Opo, opo. Tama lang yun. Dahil talagang kailangan si isang farmer, ang isang totoong stockmanship, ano? Stockman ka, ibig sabihin, tawag nun. Farmer, hindi po nagre-relay lang yun sa kung ano ang nakasulat. Pinagbabatayan po niya kung ano yung experience doon niya. At kung ano ang resulta nung ginagawa niya. Actual po ang tawag doon. Ngayon kami, meron din kaming schedule na binibigay. Pero nililinaw namin guide para ma-guide kayo. Ano ang magiging batayan nyo? Halimbawa, pagka ang piglet ninyo ay umabot na doon sa tinatawag na standard weight, hindi man umabot doon sa number of days, pwede ka nang lumipat. Yan ang ibig yung sabihin. Kaya wala tayong tinatawag na kailangan sa ganitong panahon ito lilipat niya. Pero may pagkakataon na kapag ka lampas na sa araw, hindi pa umabot sa standard weight, hindi ka pa pwedeng mag-ship. Ganun po yan. Ngayon, ito, bibigyan kita ng guide para lang magkaroon ka ng idea. Pagkapanganak, after 5 days, pwede mo nang patikimin. Creep feeding ang tawag natin doon. Okay. Up to 30 days. Okay? Smart boost tayo. Ang smart boost may dalawang klase. Smart boost 100, smart boost 200. Pwede naman idiretso mo na lang. Okay? Pwede na idiretso mo ng puro smart boost. Kasi ang titingnan mo rin yung cost. Yung cost, syempre, farmer ka eh. Diba? Titingnan mo rin. Baka umaya yung presyo ng yung smart boost 200 eh, medyo makakaminos ako. Smart boost 200 ako. Kung kukunti lang naman at kaya naman ng bulsa mo, nasa sayo. Okay? Pero tandaan nyo, 30 days. After 30 days, bilang po kayo ng 20 days. Yes. Kailangan umabot ng 5 buwan, ha? Kasi kasama yung mula na ipanganak. Kasi kung wala yung hindi kasama yung 1 buwan na mula na ipanganak, 4 na buwan. E palibasa, kasama nung ipinanganak, 5 buwan yun. 150 days lahat yon. So, 30 days, awat. Bilang ka ng 20 days. Okay? 20 days, ano pakain? Pre-starter. Pag naabot na yung weight doon sa 20 days, lipat ka na ng starter. 35 days. Okay? Pag umabot na yung timbang doon, lipat ka na ng grower, 45 days. Pagkalipas po ng 45 days, grower, lipat ka na sa finisher. Kasi finisher, that is 20 days. Kaya pag binilang mo, 30 plus 20 plus 35 plus 45 plus 20, it is 150 days. Okay? Wala ng finisher.
Yung 45 plus 20, that is your grower. Tapos ang usapan. Pero kung after 45 days sa grower, ang baboy mo tumimbang na ng average of 90 and above, huwag mo nang hintayin mag-finisher. Nag-guess nyo? Kasi dapat ganun ang ginagawa ng farmer. Kabayan, ang isa pang payo ng mga dalubhasa sa pag-aalaga ng baboy, kailangan daw po ang malinis na kapaligiran. Iwasan po ang napakaraming alaga. Overcrowding po, kabayan. Dapat may programa po kayo sa pagbabakuna. At sa unang tanda ng pagkakasakit, kabayan, isangguni ka agad sa mga dalubhasa. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng ating Extension Service ng palatuntunang Ating Alamin at Pakaing Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Dila tayo na papatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya muli po nating babalikan ang ukol sa Coconut Water Processing Project sa Kabikulan, Region 5, sa kagandahang loob ng pamunuan ng nasabing tanggapan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, ang Coconut Water Processing Project sa Kabikulan ay inaasahang makapagbibigay ng hanap buhay at dagdag na kita sa mga nagtatanim ng niyog. Bukod sa rito, mapakikinabangan pa ang tubig ng niyog na pangkaraniwan lang na naitatapon at nasasayang lamang, kabayan. Kung tutusin, nagtataglay ang tubig ng niyog ng iba't ibang uri ng sustansya na kailangan ng ating kalusugan. Kung kaya't ito ay pinag-uukulan ngayon ng kakayahan ng mga dalubhasa at ng buong pamunuan ng Department of Agriculture sa Region 5 sa Kabikulan. Ito pong proyektong ito, collaboration po ito ng Department of Agriculture Region 5, ng Philippine Rural Development Project, ng Central Bicol State University of Agriculture, at saka po ng Provincial Government of Camarines Sur, kasama na po ang mga farmers organization, lalo-lalo po yung mga coconut farmers. Kami po bali yung nagmamanage ng operation po nitong facility, considering po na narito po siya sa compound ng Department of Agriculture. Okay. Okay. Ma'am, sa dinami-rami ng mga regional offices, bakit Region 5 ang pinili?
Siguro po unang-una dahil ang majority po talaga ng agricultural land area ng Bicol ay coconut. More than 50% po ng agricultural land area ng Bicol, coconut po, nakatanim po ang coconut. Pangalawa po, yung aming pong gobernador dati si Governor L. Ray Villapuerte, kung matatandaan po niya, nagkaroon po siya ng launching ng programa para po sa coconut water production processing na medyo hindi po natuloy dahil dapat po yata uutangin po yung puhunan noon. Pero dito po sa PRDP, talagang ini-insist po ng probinsya ng Camarines Sur na ang priority commodity po nila or priority product ay cocoa water. Ngayon po, nagkataon naman na sa PhilMEC, nagkaroon po sila ng parang initial project, yung research project na kung saan po dinevelop po nila itong village level processing machine or equipment para po sa coconut water. Ma'am, sino po nauna yung pagtatayo ninyo ng proyektong ito? O yung PhilMEC naman na nakaisip po sila na gumawa sila ng makinarya para po sa coconut water? Actually po parang sabay-sabay parang independent ano po yon. As research agency po sila, iniisip po nila ano ba yung mga technology or mga equipment na magiging in demand or magiging acceptable sa farmer level po natin. Opo, so yun po. And at the same time naman po itong PRDP, although hindi lang naman po coconut yung priority commodities nila, dito po sa Bicol, lumabas na to talagang coconut po ang gusto. Not only for Camarines Sur, pati po Camarines Norte and Albay, maski po ang Masbate, coconut din po yung kanilang priority commodity. At ang isa po sa mga produkto na pwede nating makuha from coconut ay yan pong cocoa water. Na lumalabas po ngayon, napakaganda daw po ng potential sa export market. I suppose, ma'am, nung inisip nyo ito, at nabuo na yung nasabing plano, inikit nyo sa mga farmer to, no? Ano naging reaction nila? Ay marami po talaga ang marami po ang may gusto. Marami po ang may gusto nitong technology nito. In fact nga po, maski hindi pa nga po nila alam, lalo na po yung may mga coconut areas na malalaki, ang hinahanap daw po talaga nila ay papaano po magkaroon ng magandang proyekto para magamit po yung sabaw ng nyog, ma-process po. Dahil nasasayang lang po, lalo na po doon sa ating mga parakopra. Pero sa simulat sa pool, alam na nila na yung tubig ng nyog, nasasayang nila na merong silang nababalitaan na pwedeng pakinabangan. Ano po? Ito po ba ipinaliwanag nyo sa kanila? Pinaliwanag po namin. Parte po nung pagtayo namin ito, nagpatawag na rin po kami ng mga asosasyon ng mga coconut farmers at inintroduce po namin ito sa kanila, ipinaliwanag po natin sa kanila kung paano po ito magiging, kung ano ang magiging benepisyo nito sa kanilang pag-ninyogan. Ano po ang role o papel ng ating mga farmers sa nasa ating proyekto bukod dun sa ambag nilang nyog na ibibigay sa inyo, ipagbibili? Ay sila po, sa kasalukuyan po nag-aambag sila ng nyog, binibili natin sa kanila ang nyog. Pero sa katagalan po, pag ito po ay na-perfect na natin itong technology ito, ito po ay lalabas natin. Hahanap po tayo ng mga asosasyon ng mga magniyog na gusto pong kumuha nitong technology ito. Bibigyan po natin sila ng parang initial na na machinery under the PRDP, pati po yung building and other requirements po para po i-adapt nila ito. Ang pondo? Ang pondo po, initially nga po, pwede po nating ipasok dito sa Philippine Rural Development Project. Opo. Through the department? Opo, through the Department of Agriculture. And personally, ano po ang involvement ninyo, ma'am? Sabi ko nga po kanina, sa PRDP po, dito po sa Bicol Region, parang ikalawa po ako sa pinakamataas. Yun pong Regional Executive Director ng DA Region 5, siya po yung pinaka-project director. Ako po yung pandalawa. Okay, so lahat po ng sinasagawang activities regarding this project sa amin po dumadaan. Okay, and finally, ma'am, parang overall lang, ano po, nyog ang pinag-usapan natin, ano po? Yan ba isa lamang sa mga proyekto ninyo sa Region 5? Ay, isa lamang po yan. Ang DA Region 5 po actually, ang concern po namin ay more sa palay, sa mais, sa mga hayop, sa mga high-value crops, kagaya ng gulay, mga prutas, ano po. And yung ikalima po naming pinakamalaking proyekto is yung sa organic agriculture. Pero considering po na ang coconut,
eh, sabi nga, mga magsasaka din po yan. At saka po, pinakamalaki nga po daw ng mahihirap ay yung mga nasa coconut areas natin. And yung PCA naman po, dati po nasa Department of Agriculture yan. Ano, yung po kasing PRDP, ang pinaka main ano po natin dito, main partner ay yung provincial local government units. At ang mga identification po kasi ng mga projects, ng mga commodities, eh pinapadaan po natin sa stakeholders. So lumalabas po sa pag-uusap na talagang ang gusto po nilang mabigyan ng pansin ay yung mga nyog. Yung kakulangan po ng malaking kita sa nyog at marami po tayong mahirap na nasa mga magniniyog. Kaya po sa Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Masbate, coconut po yung na-identify nila na first priority na mabigyan po ng pondo ng tulong nitong PRDP. Kaya po nandito kami. Tubig ng niyog, coconut water. Isang bahagi ng niyog na may bigay na pakinabang at biyaya sa tao kabayan. Isa sa mga sanlibong gamit ng nasabing puno. Ang Pilipinas ay pangalawa lamang sa may malaking taniman ng niyog sa buong daigdig. Kung kaya't nakapanghihinayang kabayan kung hindi pag-uukulan ng pansin at kakayahan ang nasabing punong alay ng ating lumikha. Kung mapaghuhusay at mapalalawak ang nasabing coconut water processing project sa Bicol Region, maraming Pilipino ang makikinabang kabayan. Coconut Water Processing Project sa DA Region 5 sa Kabikulan, Kabayan. Mula sa Palatuntunan.